Hi everyone! So ayan po, gagawa na naman po tayo ng puto cheese. So ito pong gagawin namin dito ay pang isahang kilo na with a twist, kasi isang kilong ubi condensed puto cheese po yung gagawin namin. Syempre, kailangan po natin ng all-purpose flour. Yung gagamitin po namin dito is isang kilo. So, ayan din po. Meron tayong asukal. Ayan, kalahating kilong asukal po yung gagamitin natin. Pwede po kayong gumamit ng puti, pero yung ginamit po namin dito ngayon is brown sugar. Meron din po tayo ditong condensed milk. Ayan po, 390 grams po yung per can niya. 2 cans po yung gagamitin namin, and cowbell po yung napili namin gamitin. At syempre, meron din po tayo ditong 1 cup melted margarine. Ayan, sorry, nawala po yung ilaw. Ayan nga po, 1 cup ng melted margarine po yung gamit namin dito. At syempre, meron po tayo ditong 6 pieces medium size eggs. Ayan. At gagamit din po tayo ng baking powder. Calumet po yung gagamitin namin dito. At meron din po tayong ube food coloring. Ayan. At yung mga other ingredients po, papakita rin namin sa inyo. So, ayan po yung other ingredients po natin. Ilalagay po natin dito yung 10 cups of water. Go. So, ayan po, ihahalo-halo na po natin yung mga dry ingredients. 1 kilong harina. Ayan. Except po sa food coloring natin. Kasi dry din siya eh. Asin. At saka 8 tablespoons of baking powder. At saka kalahating kilong asukal. Okay, paghalu-haluin na po natin yung mga dry ingredients natin. Haluin po natin siya ng mabuti. Ayan. Ayan, okay na yan. So, ayan po, ilagay na po natin yung mga wet ingredients. Ito po yung itlog. 6 pieces of eggs. Sinod po yung 1 cup margarine. At syempre po yung condensed milk. Haluin po natin mabuti. Ayan. So, ayan na po lahat ng pinaghalo-halong ingredients. Para daw po maiwasan yung palpak na puto, kailangan pag ginanyan mo po siya, hindi siya nagpuputol-putol. Pag tinaas mo yung mixture niya. Ayan. Ayan. Okay, fine, good. Okay. Lalagyan po natin siya ng food coloring. Ubi food coloring. Ayan. So, yung paglalagay po ng food coloring, depende po sa inyo kung anong gusto nyong ma-achieve na kulay. Kung gusto nyong light lang, pwede pong konti lang. Kung gusto nyo naman mas makulay, pwede nyo pong mas dagdagan. So, dadagdagan pa po namin ng konti.
kasi gusto namin makulay talaga siya. Ayan. So, yan na po yung gusto naming kulay para sa aming puto. Kaya po kayo may nakikitang mga dilaw-dilaw po sa mga gilid niya is dahil po sa margarine na ginamit po namin. Ayan po, mag-uumpisa na po kaming mag-steam ng puto. And bago po nyo ilagay yung puto, make sure na kumukulo na po yung tubig para maganda po yung kakalabasan ng puto nyo. And may tip din po kami para sa pantakip ng puto. Pwede nyo po siyang lagyan ng cotton para daw po maiwasan yung pag-moist ng puto. Yun po. Ayan po. After 8 minutes, buksan na po natin yung ating puto. So, meron po kaming nilagay na maliit na puto and then lalagyan po namin siya ng toppings pang cheese kasi gusto namin ma-cheese. Since pansarili lang naman po siya. Ayan. Pero pwedeng-pwede rin niyo rin po 'to gawing pang-negosyo kung gusto niyo. Yan. So, takpan po ulit natin siya after 1 to 2 minutes. Pwede na po natin siyang buksan and kunin. So, ayan na po. After 1 minute, pwede na po natin siyang hanguin. So, ayan na po yung first trial ng aming puto. Not so perfect, yet not so bad. Ayan. Muusok-usok pa po yan. Ayan na po yung final outcome or finished product ng ginawa naming ubi condensed puto cheese. So, nakagawa po kami sa 1 kilo, nakagawa po kami ng 148 pieces, which is pwede nyo pong ibenta ng 5 pesos each. Ginastos po namin dito lahat 364 lang po, and kung ibibenta nyo po siya ng 5 each, so magkakaroon po kayo ng 740 pesos, which is meron na po kayong tubo na 376. So, ayan po, yung ube condensed puto cheese. Sana po nagustuhan nyo and sa susunod po ulit. Thank you so much for watching. I'm gonna treat you like a queen. I wanna love you too.